Welcome back to another vlog. Marami pa rin nagtatanong sa akin, paano mag-apply ng cleaner dito sa Finland? And today, tuturuan ko kayo kung paano, step by step. This is a guide para sa lahat ng mga gustong mag-apply dito sa Finland. So dito sa channel ko, merong cleaning companies in Finland na video. Yung may subscriber ako na naging cleaner dito sa Finland. So ito yun. Click natin to. And then, dito sa description, may makikita kayong links. Links ng cleaning company. Click nyo lang tong Kotipotaksi. Yung Kotipotaksi, yun yung may maikling application form. So, yeah, unahin natin to. And then, yeah, minsan hindi nagtatranslate yung mga website. So, hanap lang kayo ng mga flag. Kaya nito, yung may Finnish and then UK flag ata to. So, ito na siya, nakaana na siya. English na. So, yeah. Dito sa homepage nila, meron yung would you like to work in the best workplace in Finland? Submit an application and win 1,000 euro. O, di ba? May ano, may pa-raffle ata sila dito. So, yeah. Meron dito mga parang description dito, yung common work as a cleaner in the best and neatest job in Finland. And you can read more about their company. And dito, what is the job of a home cleaner like and what it is like to work in Finland. So, pwede niyong basahin lahat ng to. And ito, may submit a free form job application. So, lagay nyo lang yung name nyo. For example, lagay natin. Jane. And then, yung last name is ito. And then, yung phone number. Okay. Yan, ganyan. And then, email address. And, yes, meron dito, yeah, ilagay nyo din yung email address nyo, at saka dito yung phone number. And then, you can, tick the box kung andito kayo sa Finland or hindi. So, yung mga nag-a-apply sa Pinas, no. And, tell us about yourself. Yan, lagay nyo lahat dyan about yourself nyo. Yeah. And, that's all. And then, accept the terms of the privacy statement and send application. Yun lang po yung gagawin nyo. And then, yung COTI naman ay mag-send ng reply sa inyong email. So, bantayan nyo din yung email nila sa inyo. Hindi agad sila magre-reply, but they will reply. Kasi nasa bakasyon ngayon yung HR, kaya siguro medyo matagal. So, patience lang guys. Maghintay-hintay lang. And, yeah, if you want to read the conditions of the competition, pwede nyo din i-click to. So, maybe, let's see. Tingnan natin. So, yeah. Pag nag-submit kayo ng application, may conditions, mayroon silang conditions dito. Yan. Number one, the prize is 1,000 euro in cash and will be presented to the winner in person. That means, yung mga nag-apply na dito, siguro. Number two, the raffle will take place among all those who have completed the application on December 15, 2022. And the winner will be notified in person. Number three, if you do not reach the winner by 6:30 p.m. on December 30, 2022 by phone, email, or Facebook message, the winner will be redrawn. And so on and so forth. So, basahin nyo lang yan, guys. For, yan. Para baka manalo ka ng 1,000 euro from COTI.
And next, balik ulit tayo dun sa cleaning companies in Finland. So, meron isang ulit, isang company ulit dito. Ito yung wire staff. Yes. Yes. Yan. So, dito sa wire staff, marami silang open jobs. So, there's like breakfast waiter, beginner electrician, regional sales manager. But itong mga to ay kailangan talaga ng Finnish language. Eskula, helper, mechanic, dishwasher, and dito tayo sa open application. And meron din silang mga iba't ibang job openings dito. So, if you know how to speak Finnish or kahit may konti kayong knowledge doon, baka pwede kayong mag-apply dito. And, yeah, dito tayo sa open application. So, click natin yan. And then, click natin yung apply for the position. Open naman sila, kaya pwede natin send lang sa kanila nitong application form. So, first name, lagay natin yung pangalan pa rin natin. Last name, and then street address, bakit ganyan? Mga ganyan, postal code, na ganyan, postal district, kaya sa akin, Helsinki. Lagyan na natin Helsinki. Example lang to, guys. Of course, kayo pa rin, yung mga info pa rin. Yung ilagay nyo is yung info nyo talaga. So, ano lang to sa akin. Example lang siya. Yan. Mobile phone. Yan, ganyan. O, state of birth. Yan, tick nyo lang dito. Like. Yan. So, ganyan lang. And then, pag may driver's license kayo, pwede nyo din itong i-tick. Pag wala, just leave it. And language skills. Of course, sila dito kung magiging kayo sa Finnish, English, Swedish, German, Russian, French, or others. So, tick nyo lang dito kung alin dyan. Gawin ng English. Lagay natin. Okay. Excellent. And then, pwede na lang lagay yung Filipino. Filipino. Excellent din. Ganyan lang. And then, if you have professional cards, permits, and certificates. So, dito na tayo. Kung meron kayong ADR license. I don't know what is ADR. Alcohol passport, asbestos removal permit, first aid card, EA1. First card, EA2, hygiene passport. So, ito yung hygiene passport is pag mag-a-apply kayo na sa mga restaurants or mag-a-apply kayo as chefs or cooks, kailangan nyo ng hygiene passport. Yan. Crane card, salmonella certificate. Yes. Pag mag-work kayo sa restaurant industry. Yan. Service industry. Meron dito electrical work, road safety card, forklift, hot job card, occupational safety card, and guard card. So, mag-tick lang kayo dyan. Kahit ano. For example, yan, hygiene passport. Pwedeng, kung meron kayo ng first aid, lagyan nyo din. Lahat, itick nyo pag meron kayo. And then, training. Pag meron kayong training, like NC2 na cookery, pwede nyong lagay din dito. Yung academy, kung saan kayo nag-aral. And then, examination. And then, additional information. And graduation year, kung kailan
nyo natapos yung training na yun. And then you can always add more education. So, more training. So, lagay nyo lang dyan. I think dito, more education is also pa yung mga courses, pwede nyo ding lagay dito. Kung anong course kinuha nyo ng college. And then, meron din dito, yeah, work experience. Employer nyo. Pwede nyo lagay yung employer. Kaya ng, yeah. Lagay natin wire staff, or Enclean, or Sol. Pwede nyo lagay dito. Or COTI. Yan. Pwede nyo lagay. Duties and areas of responsibility. Like, yung mga nililinisan nyo. For example, kung may experience kayo doon. Or, any other experiences, pwede nyo ilagay lahat dito. May start date, tsaka end date. So, and then, recommenders. So, sino mga nag-recommend sa inyo? Yan, pwede nyo ilagay din dito. Pwede ding wala. Pwede nang lagay lang kayo dito. Pwede hindi nyo lagyan to. So, okay lang yan. Industry expertise. So, tick the box. Yung mga, kung saan yung field of expertise niya or work. So, kung sa tourism kayo, building, property maintenance, logistics, transport, HVAC industry, I don't know what this is, desk job, trade and sales, or metal. So, andito na lahat. Job applied for, ready to begin, immediately, starting with, or according to the contract notice period. Pwede natin ilagay according to the contract notice period. Lagay nyo lang dyan. Kung kailan kayo, kailan kayo pwede. And job applied for, yes, it's really good nilagay nyo full-time. Kasi kailangan nyo ng full-time job. So, full-time, dito lang tayo sa full-time. And as much as possible is permanent. So, tick nyo din yung permanent. So, dalawa. Yeah, job location, Usima. So, Usima is a big place. Helsinki also. So, malalaking, ano to, mga cities. And like Espoo, Helsinki, Hanko, Järvenpää, and Hyvinkää. So, lahat yan. Pwede nyo itik lahat. Yan, Usima. Or kung may specific lang kayo na place, is, yan, kagaya dito, Helsinki lang. Pwede nyo, or Espoo. Para malapit. Daga dito sa city center. Yan. Desired salary. So, I guess, lagay natin ngayon, dito, I think the minimum wage is about 11.24 euro. So, 11.24 euro. Yeah. So that's per hour. So per hour lang lagyan. Or kung ayaw nyo, gusto nyo din na gawin natin dito 1,800. I think that's the minimum. 1,800 euro per month. And other information, pwede nyo din lagay dito yung mga hobbies nyo na yung gusto nyo gawin. Pag free time, ganun. And more information. Kayo na din bahala dyan sa more information. Magdagdag kayo, which is yung ano naman, yung relevant naman dito sa ina-applyan yung work. Pwede nyo lagay dyan. Free form application. Pwede ka maglagay ng application letter dito sa baba. Or mag-attach kayo. Mag-attach kayo dito sa attachments. Yung application form. Pwede kayong maglagay ng application form dito. Track record, I guess, this is for experience na. Kung may, yung mga experiences nyo, pwede nyo i-attach dito. And then, application for this position. Mag-add din kayo kung ano yung gusto nyo apply ang position or mga open jobs nila. And then, last is picture. So, pwede kayo mag-attach ng picture nyo dito. And here, supported image formats are
Yeah, are yeah, dito. Yan. Ganyan yung mga supported formats. So, check nyo yan, guys. And lastly, itick nyo tong box na to. Yeah. Accept the registration statement. And then, you can click send. So, I guess that's all, guys. Click nyo lang yung mga links sa videos ko and dadaling kayo nun sa webpage ng mga cleaning companies. And, yeah, medyo matagal silang mag-reply minsan, pero try nyo pa rin. Kasi, you'll never know. Baka ikaw na yung next nilang i-hire. And, yeah, pag-pray nyo lang na, yun, kayo na nga. So, sometimes, yeah, mahirap talaga. Mahirap talaga maghanap ng work. Lala na pag baguhan ka, tsaka wala ka masyadong experience. Pero, sa mga nagme-message sa akin, marami din yung walang experience pero nakakuha sila ng work dito sa Finland as a cleaner. So, I hope guys na naka-help ulit sa inyo to. And thank you for supporting my channel and don't forget to click the subscribe button. Don't forget the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Like, share, and comment. Until next time, guys! Bye!